What's up, what's up, heroes? What's up sa inyo mga patatas? Nagbabalik tayo sa panibagong video natin. Medyo iba yun ulit natin, guys, no? Eh, paganda ng paganda yung mga nire-review natin kotse. So, makikita nyo rito, Integra, guys, no? Integra. Kitang-kita nyo naman, makintab, di ba? Makintab. Kasi, syempre, sabi ni Papi Lo, kaka-repaint lang daw. Bigatin din, guys, no? So, check natin ito mamaya. Tapos, yung next video natin, ito naman. Evo ulit tayo, guys, no? Evo. Ayan, no? Makikita nyo. Evo 6.5. Pero, ito, iba to, guys, no? Hindi to just like any other Evo. So, ito, yung Evo kasi, guys, no? Rare Pops, alam nyo naman yun, di ba? JDM tayo. Pero ito, 1 of 3, 1 of 5, hindi ko sure. Basta, rare talaga, guys, no? Rare siya. Tommy Makinen, guys. So, kung familiar kayo sa mga rally-rally, ito yung nilabas. Ito lang yung legit na Tommy, di ba? Check natin yung next video. Pero, syempre, Integra muna tayo, Integra. Kasama natin si Papi Lo. Pops Lo, so meron tayong dalawang magandang kotse dito, no? Rare Pops ang Integra, di ba? Rare import kasi hindi naman lahat ng tao nakaka-appreciate ng Integra. Mm. Kasi medyo, sabi mo nga kanina, mukhang Accord. Mukhang Accord? Ay, so totoo talaga, Pops, sinasabi talaga yun? Okay. Lalo na dito kasi walang lumabas na Integra. Sa Pilipinas? Oo. Okay. So sasabihin nila, uy, Accord na two-door. Oh, pero Integra siya. Integra, guys. So, anyway, guys, so check nga natin. Ikutin natin, guys. Ikutin natin. Ano ba yung Integra? Tuturuan tayo ni Papi. Marami tayong malalaman ngayon, guys. So, tignan natin. Oops, gang. Tinagbibiro sa gang. Lahat planado, yah, tumataas ang right. Tumadami ang nahuhulog sa baya. Basta single shot sa tsapa pumisbraya. Whoops gang, inabibiro sa gang. Lahat planado, yah, tumataas ang right. Gauge, guys. So, parang wala siyang busina, no? Tanong ko lang, no? Siyempre, medyo rare nga yung kotse natin, no? Ano ba kwento na ito? Paano mo na-acquire? Nakuha ko siya through a friend. Kaha lang, walang makina. Pero, orig chassis na Type R. So, kinuha ko na lang din. Tapos, converted it properly. Restore back to its original condition. Sana. Pero mukhang nagawa naman. Then, modded it with aftermarket parts. Palit ng left na components, lahat imported it from the States para, kasi sa States may Integra doon na orig left. Oo. Yun, palit lahat. Ano pala talaga, no? Medyo bigatin ang binibitawan natin. Pops talaga. Pagkagagawa ka ng kotse, if you're gonna do it right the first time. Oo, yung maganda, guys. So, sa mga bumubuo ng kotse dyan, huwag nyong i-budget me, lalo na Pops, kung i-4 keeps, di ba? Oo, kung 4 keeps lang naman titingnan mo, puro labas lang. Oo. Maganda lang sa labas, pero puro bulok pala sa loob. Oo, yun, tsaka mapapamahal kayo, guys, no? Kasi syempre, pag natuto kayo, di ba, Pops? Pag natuto kayo sa mga kotse, ma-realize nyo, ay puta, sana ginastos ako na dati. So, dagdag gastos na naman, no? Oo.
Anyway guys, check natin yung kotse, no. Pops, ano ba ang complete model name ng kotse natin? It's an Integra Type R DC2, 2-door. Bakit pala Integra yung ano nyo? Ba't Integra yung naisipan yung buuhin na kotse? Ayoko nang masyado maraming kamukha sa kalsada. Pops, ako honestly, bihira akong makakita ng Integra eh. So kapag nakakita ko, iniisip ko, ano kaya ang kotse? Dati ah, nung wala pa akong alam masyado sa kotse, hindi ko alam anong kotse yan, di ba? So akala ko kung anong sports car lang, mailap lang talaga, Pops. Hindi na nagpapakita, guys. Mula natin sa harapan, no? Itong kotse ito, fitted with a body kit, C-West body kit. Front bumper, side skirt, rear bumper, and spoiler. Ang stock yun ng Integra? Ah, hindi. Aftermarket o? Aftermarket na body kit. Sa labas, yun lang yun. Side mirror, stock na. Hood stock. Ang tanong ko lang, no, kasi ito yung mga iniiyak ng mga Honda boys eh. Pagpula ba Type R agad, no? Meron din yung naglalagay lang ng pulang emblem. Meron yung Type R talaga. Pero kapag pula talaga, Type R siya. Type R, oh. Walang laman yan. Ah, walang laman, no. Okay. Hindi ako nagpapa-turbo ng NA. Ah, so hindi mo kino-convert? Ayoko. Stock lang talaga, no? Ayoko. Personal preference. Pops, two-door siya, no? Two-door. Two-door. Tanong ko lang, no? Eh, syempre, two-door tayo. Eh, sino ba yung... Sinasakay nyo ba yung family nyo dito? Kasi, hindi ba nagagalit si Mrs.? Hindi naman. Kaya, nagre-retain tayo ng comfortable seat para sa mga may bahay natin. Laging may back seat para sa mga anak. Check natin yung comfort level, guys, no? Syempre, Pops, nakikita ko eh, naka-bucket seats ka, no? Oo. Bucket seats. So, check mo natin, guys, no? Quick sneak peek lang tayo sa interior, no? Bright low max na bucket seats. Then yung kabila is a stock Recaro. Pang ano? Pang ganitong model. Pang Integra talaga. So, ito yung sinasabing comfort level ni Papi, no? Eh, yung kanya, eh... Walang comfort. Walang comfort, Pops. Pero yung sa kabila, eh, syempre, medyo... Masaya na si Mrs. Jan. Masaya na si Mrs. Hindi naman siya nagre-reklamo, Pops, na racing-racing ka. Bihira naman namin gamitin to. Usually, baka nga hindi pa siya nakasakay. Tapos ito, since nandito na tayo sa interior, Mugen manivela, Mugen shift knob, Mugen gauge, tapos AEM na AFR, oil pressure gauge, then ito, pivot na shift lamp. Para sa mga magtatanong, para sa inyong pivot shift lamp? Para malaman mo, kasi minsan nakakalimutan mo, above rev limit ka na pala. Magbibigay siya ng warning na nasa time to shift. Yes. May mga bits and pieces like dito, carbon, ito original to eh. Yung pang Type R talaga. Doon mo ma-distinguish. Dito, pasukin natin guys. Pasukin natin. Pops, pag-usapan natin dito. Napapansin ko yung shift knob nyo napaka-iksi. Mugen. Ito yung Mugen na Gen 1. Pops, kapag Integra ba hindi na spoon ang mga ginagamit? May choices tayo. Pwede tayong mag-spoon. Oo. Mugen. Kahit ano naman. Sa akin naman is kung saan ka masaya. So, check natin interior guys. No? Papi, ito ata binabayaran dyan, no? Ah, syempre. Ano yan? Lahat ng Integra may ganyan, Pops? Hindi lahat. Okay. Hindi lahat. So, ito hinahanap nyo pa, Papi? Ah, syempre. Meron tayo yan. yellow stitch na shift boot. Ito, pinagaya ko na lang yung Orig Type R kasi pang left-hand drive na to lahat. Wala na tayo natira pang RHD dito. Pops, wala tayong armrest, no? Wala. Ang Type R talaga walang armrest. Unless it's a US version. Dashboard, Pops, pumuputok ba to? Paano pumuputok? Yung airbag, pag binangga mo. No, I mean yung nagka-crack, ganyan. Kasi sa mga lumang kotse, uso yun, di ba? Yes. Dadating ang panahon, pero sa ngayon wala. Tsaka, Pops, syempre may garahe kayo, di ba? Imposible yung mainitan to. Ayun guys, so. Bakit tayo bibili ng kotse kung walang garahe? Bad yun. Okay, Pops, napapansin ko dito may sunroof, no? Ano ang kwento ng sunroof natin? Since pinarepaint ko na yung, pa-restore ko na yung kotse, might as well, kung ano na yung gusto ko. Mm-hmm. Eh, gusto ko may sunroof eh, pakinyo ba? Personal preference, Papi, tama, no? Laki ng sunroof eh. Oo nga, guys. More than kalahati siya ng roof, guys. More than kalahati ng roof. Functional naman, Papi. Oh, yes, of course. Oo. Everything's functional. Papi, tanong ko lang, no? Saan ba galing itong sunroof natin? Ito, Japan version. Ng Integra? Ng Integra. So Integra rin. Integra din, pero okay. Hindi siya Type R. Kasi ang Type R, wala.
Ang type R wala. Dahil dagdag sa bigat? Yes. Ah, tama no. Papi, pwede ba umupo dito? Oh, sige. Kaso parang di ako kasha, Paps eh. Huwag na, hindi na ako, hindi na ako upo. So nakikita natin guys, no, eh, medyo kakaiba yung gauge ni Papi. Paps, hanggang 260, ano ba ang kwento ng gauge natin? Mugen. Original Mugen gauge. Ang Integra Type R na Japan, hanggang 180. So ako, gusto ko lang na medyo nakakaiba. So, palit tayo Mugen gauge. Paps, ang Bride hindi na na-recline, no? Yes, that's why yung isa, naka-stock na Recaro. Para doon yung sakayan. Yes. Ah, okay. Chikiting, gusto lagi sumasakay. Oo, oh, makikisama, Paps, no? Oo. So, sa likod, guys, wala namang ano, wala namang bago rito. Eh, ano pa rin naman. Stock lang, guys, no? Stock lang. So, normal na dalawang upuan, no? So, wala tayong masyadong magagawa dyan. So, sa likod, Papi, eh, ano pag-usapan natin, likod, Paps? Kasi, ang laki ng spoiler. Ano ba kwento niyan? Para lumipad yung sasakyan. Sea-West. Original Sea-West na spoiler. Ayan. Nakatatak pa. Okay. So, walang anumalyang ginaganap. Legit walang lahat. Walang peke. Sea-West na rear bumper. Tapos, yung exhaust natin is HKS. Piping niya, nasa 2.5 lang. So, ba't malaki ang dulo, Papi? Parang mukhang nakaturbo. Saka ito, naka-US version na taillight na. Para maiba naman. Ano ang itsura ng, ano, Paps, ng ang stock? Ang stock, Japan, red, tapos ito, orange. Ang Euro, red, puti. Ang US, pula lahat. Tapos yung ano na lang, ang puti ang reverse, no? Oo. Paps, teka lang ah. Na-amaze kasi ako kung gaano kalaki itong wing ni Papi, no? Ayun guys, so kamay natin. At yung spoiler ni Paps, no? Paps, para sa mga magtatanong, ano ba ang tunay na function ng spoiler? Formal lang ba yan? Hindi. Hindi, downforce. Ang gamit nito is pang circuit. Ang spoiler, hindi siya para forma. Para pag nagko-cornering ka, hindi lumilipad yung puwet. Naka-strut bar. Ay put! Ah, okay. Na... gulat ako guys. Paps, teka. Isara muna natin, no? Eh, honestly, akala ko dito siya bubukas, no? Akala ko dyan. Hanggang ano, salamin. Papi, buksan mo nga ulit, Papi. Ayan, no? Putsa, ang laki. Ayan, naka-carving na strut bar tayo sa likod. Yan lang naman carga natin. Ayan, carving strut bar. Papi, strut bar para hindi mag-sway ang kotse, no? Yes. Okay. Saka ito, may original tayo na Type R na bakal. Ano naman yan? Strut bar din, sway bar. I think it's a chassis stiffener. Hindi pa tayo dumadako, guys, nasa makina. Kasi dun yung last part, eh. Dun yung last part. Pero check natin, Pops, ano ba meron sa sapatos natin? 17-inch na Advan RG. RG1. Yan yung original na first labas ng Advan RG. Tires natin, Pop. 215-4017 na Champiro na SX2 GT Radial. Shoutout dun sa kaibigan natin, Boss Maudi. You know. Tires mo yan. Pops, kamusta naman braking system? Ramdam na ramdam ba? Siyempre, naka... Naka 5 lugs na tayo, plus yung harap, naka 300mm na spoon. Spoon caliper. Spoon caliper. So, bigatin, Pops. Monoblock. Paps, yung likod hindi spoon? Hindi na. Wala kasing lumabas na spoon na rear. Ah, okay. Harap lang talaga. Check na natin yung makina kasi alam ko yun yung mga gusto ng mga Civic boys natin eh. Bago lahat, eh, tanong ko lang Paps, ano ba meron sa hood natin? Stock hood. Check na lang natin guys, tignan natin. Yun, no? Bali, ang makina natin, stock ng Type R, B18C. Pero ito, may modification na akong ginawa. Huwag nyo nang tanongin kung ano nasa loob. Tingnan nyo na lang yung nasa labas. Ito, painted as a kopya sa June engine performance. Like this, yung spark plug cover, oil cap, radiator cap. Tapos, syempre, ito, since gusto natin na maayos yung takbo natin lagi, cooling system, air intake system, tapos yung mga kung ano-anong fueling. Ito, kinopya sa ARC Airbox, complement ng kaibigan kong si JP. Then the rest, ito, Skunk 2 na throttle body, Edelbrock na intake manifold, AEM na fuel rail, fuel reg, ano pa ba? Mugen headers. Tapos ito, Koyo radiator para malamig. Ito, spoon na holder niya. Then, sample hoses,
Ano yung coilovers natin? Coilovers natin is Zeal. Kasi papi, papansin ko, ang ganda ng lapag, no? Ilan ba daliri ka siya dyan, Paps? Subukan natin. Subukan natin. Wala. Less than one. Half inch, half finger. Ito pa pala, naka-Toda cam gear, Gen 1. Huwag na kayong magtanong, naka-camshock din sigurado yan. Papansin ko, ano ang makina, Paps? B18C. B18C. Kasi Paps, napapansin ko, ginagamit ang B-series sa mga SIR, no? Ang SIR, B-series din talaga. B16A. 1600 siya, plus mas low compression. Tapos meron B16B, galing sa EK9. Same na high compression, pero lesser displacement. Honestly, itong mga bakal-bakal na ito, syempre hindi ko maintindihan. Nakikita ko lang yung papi sa Instagram eh. Pang Instagram lang naman kasi itong podcast. Tulad ng sabi ng mga ibang kaibigan ko. Bakit papi? Saan mo ito ginagamit papi pala? Usually, Sunday, hangout with friends, takbo lang, ganun. Pops, halos wala akong naintindihan sa sinabi mo. Ang naiintindihan ko lang, Pops, is yung air filter na, Na custom. Custom. Yun lang naman, guys, no? Tsaka yung B18, syempre, alam naman natin yan, no? Pero... kung gusto mong maintindihan, labas tayo. Ayun! Pops, hindi naman sa, pero... pwede mo makisakay dito. Aba, syempre. Okay, guys, no? Let's go! Hindi namin pinlano, no? Pinayagan tayo ni Papi, no? Excited na naman tayo sumakay sa mga ganito, no? Bihira na tayo sa mga... Pops, makakalabas ka ba dito? Oo, makakalabas. Curious ako, paano umuupo si Papi sa bucket seat niyang bride? Napakasigip, eh. Ayun, guys, Sige, Papi. Ipapainitin mo natin. Baka mabigla yung Integra natin, eh. Papi, ang kintab ng pintura. Baka may gusto ko i-shoutout sa paint job. Oo, friend ko from Split Second Auto Shop. Sila nag-restore nitong Punter from ground up. Ano talaga? 0 to 100? Makinis ang painted, makinis ang loob, painted, makinis ilalim. Para ipakita sa inyo gaano ko kagaling yung gumawa ng pintura ni Papi, check natin yung ilalim ng gulong, guys. So, syempre kasi, iniisip nyo, Paps, madumi yung mga ilalim, di ba? Normal na kotso, madumi, di ba? Pero ito... racing, eh. Racing. Pero ito kay Papi, check natin, guys. No? Ayun, guys, so, ang kintab, no? Pati... ilalim, naka-top coat. So habang nagpapainit si Papi, check muna natin yung loob, guys, no? Kasi nakaka-amaze, no? Ang laki! Siyempre, alam nyo naman, expect nyo na, napakalaki pag 2-door. Ayun, guys, no? Ganda ng gauge! Ayun yung gauge, guys, no? Parang wala siyang busina, no? Ito yung busina, guys. Yun lang naman, no? Hindi naman wala naman tayong alam sa mga ganito. Baka makasira pa tayo, eh. Tsaka iba yung ano niya, no? Gauge niya, mayroon siyang ganito. Tsaka ganun, hindi ko naman ang tawag dyan. Kasi usually, guys, ang alam ko, nilalagay dun yung mga extra gauges. Pero ito, nandyan, no? So, hintayin natin, guys, no? Sasakay tayo. Pops, kamusta yung upuan mo dyan? Comfortable naman. Comfortable yan? Oo, sexy tayo, eh. Siyempre, alam mo naman tayo, guys, so medyo big man tayo, big man, eh. Pass na tayo matik sa mga ganyang upuan, no? Dito lang tayo sa mga comfort levels. Papi, kapag dinadrive mo ba ito, pinagtitinginan ka? Medyo. Ang ganda ng kulay, Pops, eh, no? Hindi nga, eh. Bakit to? Discreet. Pops, saan ba pinakamalayo mong narating niya ito? Saan nga ba? Laguna. Santa Rosa. Dito tayo sa likod, no? Dito tayo sa likod, umupo para makita natin yung maganda yung kuha, no? Pops, kapag nagda-drive ba nito, ano yung feeling? Siyempre, two-door newly painted, no? Bumabata. Bumabata, Pops. Para akong nasa college. Pops, itong sunroof, kailan nyo ginagamit yan? Wala. Ay, hindi nyo ginagamit? Natin. Ayan, no? Kamot, no? Sa second gear? Meron.
hindi pa tayo sumasagat. Safe side muna tayo, 9,000 RPM. Okay, Pops, no? So pinaramdam mo yung mabilis ang VTEC lang, Pops, no? Mabilis ang VTEC. Okay, alam mo naman tayo, guys, so medyo matatakot din tayo sa ganyan. Kaya tinigil. Okay na yun, guys, matuwa na kayo, no? Mahal Blaze, Pops, no? Mahal ang gasolina. Mahal ang gasolina, okay na yun, no? Pops, ito huling tanong. Para sa mga gusto bumuo ng Integra, ano yung mabibigay mong tips mo? Mag-ready muna kayo ng budget. Then, huwag kayo mag-alala sa parts. Marami naman nagbebenta ng parts dyan. And also, kung gusto mo magbuo ka na ngayon. Kasi pawala na ng pawala mga brand new parts like yung molding, hindi lahat napalitan kasi wala na mabili. Mag-aabang-abang na lang tayo. Yun lang naman. Kapag later pa kasi sila bumili, mas mataas na, no? Oo. Parang ganun. Mawawala ng supply sa market. Anyway, Pop, so salamat ulit sa pagpapa-experience sa amin na Integra, no? Salamat din. And kita-kita tayo sa mga susunod na video, guys. And peace out. Salamat. Sana may natutunan kayo.